Mabagyong Florita ay binahara ang ilang lugar sa Cagayan dahil sa malakas na ulan. Ayon sa PDRRMO, kabilang sa binaha ang bayan ng Bagao, Gonzaga at Gataran. Sa barangay Taytay Bantay sa Bagao, sa pilitan na inilikas ang 36 na pamilya o 103 individual mula sa Zone 6 at Zone 7 dahil sa banta ng landslide. Una nang nagpatupad ng preemptive evacuation kahapon dahil sa banta ng landslide. Inilikas din ang 29 na pamilya sa barangay Bagunot dahil naman sa pagbaha, habang 4 na pamilya o 15 individual sa barangay Bitag Grande ang lumikas at pansamantalang nanunuluyan sa kanilang mga kaanak. Samantala, hindi madaanan ang Sipaga Bridge sa barangay ng Ilan matapos masira ang approach nito sa pagragasan ng tubig. Dahil sa malakas na pag-ulan, umapaw naman ang ilog sa barangay Karupian, Bagao at lumubog ang ilang taniman ng mais. Sa barangay Kasitan, Gonzaga, hanggang tuhod ang baha. Inilikas ang nasa 49 na pamilya o halos 200 individual sa evacuation center. May 3 pamilya rin mula sa barangay Pateng ang inilikas. Binahari ng kalsada sa barangay Pinaweste, Gataran, kaya nahirapan sa pagtawid ang mga residente at motorista. Sa pinakahuling tala, higit 100 pamilya na ang hinatid sa evacuation center sa ilang lugar sa mga bayan ng Gonzaga, Gataran, Bagao at Igig na itinuturing na highly flood-prone areas. Tiniyak ni PDRRMO Head Rueli Rapsing na ipinatutupad ang minimum health standards sa mga evacuation centers para sa kaligtasan sa banta ng COVID. Gayun din, ang relief goods ay ibinigay na sa mga evacuees. Nagulat yung ating provincial social welfare and development office ng food and non-food items. Nakahanda naman sila at naka-preposition ito sa mga warehouses nila sa Capitolio at sa sub-capitol. Anytime na may request yung mga municipal SWDO natin, we can make any release sa mga relief natin. Sa Apayao naman, nagpatupad na ng preemptive evacuation ang LGU sa ilang bayan dahil sa banta ng landslide at baha. Sa panayam sa Teleradyo, sinabi ni PDRRMO Head Jeffrey Borromeo na higit 70 pamilya na ang inilikas mula sa bayan ng Santa Marcela at Santa Luna at may nakahanda ng relief items para sa kanila at iba pang posibleng ilikas. Binabantayan naman anya ang antas ng tubig sa Apayao River at mga landslide areas. Lahat po ng mga head equipment ng DPWH ay nakapreposition na sa mga identified landslide areas, lalong-lalo na dito sa upper municipality sa Apayao. Mm-hmm. Tapos yung mga contractors din na alert din sila to help in the clearing operations or clearing of slides just in case magkaroon ng slide. Sa Isabela, inilikas na rin ang mga residenteng nakatira sa coastal areas. Ayon kay Governor Rodito Albano III, suspendido na ang klase sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa lalawigan. Gayon din ang pasok sa mga tanggapan ng gobyerno. Iikot ako ngayon, i-inspectioning ko yung mga tulay at saka yung mga creeks na umaapaw, pati yung mga kanal ng irigasyon na umaapaw. So huwag kayong mabahala. Sa Ilocos Norte naman, mahigit 60 bahay ang lubog sa baha sa bayan ng Pinili. Nag-iwan naman ng putik sa kalsada ang ulan sa bayan ng Batak. Inihanda na ng provincial government ang mga evacuation centers at relief goods na ipamamahagi sa mga ililikas at maapektuhang residente. Sinuspindi na ang pasok sa lahat ng antas ng klase sa Ilocos Norte pati na sa kalapit probinsya na Ilocos Sur. Sa Apari, abot na sa 177 pasahero na karamihan ay estudyante na na-stranded sa Dapa Wharf. Pauwi na sana sila matapos ideklara ang suspensyon na pasok pero hindi na pinayagan ng Philippine Coast Guard na makabiyahe sa ilog ang mga bangka dahil sa masamang panahon. Sinundo naman ng Coast Guard ang mga na-stranded. Mahigpit din ang paalala ng Coast Guard tungkol sa no-sail policy sa karagatan. Handa na ang National Disaster Risk Reduction and Management Council sa posibleng panlalasa ng Bagyong Florita. Sa panayam sa Teleradyo, sinabi ni NDRRMC spokesperson Mark Timbal na nagpatawag na sila ng pulong noong isa pang araw
para paalalahanan ng mga ahensya ng gobyerno at mga lokal na pamahalaan sa mga dapat gawin kapag tumama na ang bagyo sa kanilang lugar. Kabilang na rito ang paghahanda sa rescue operations, preparasyon para sa evacuation at pag-pre-position ng mga relief goods. Maging ang pagpapakawalan ng tubig sa mga dam ay meron rin anyang malinaw na panuntunan para maiwasan ang malawakang pagbaha. Meron na po tayong flood safety committees po, no? Na naninigurado na kapag ganito po kinailangan, meron po mga sistema na dapat masunod para masigurado po na wala tayong mga kababayan na magugulat at madidisgrasya. Kaya po bago pa po yung panahon po nitong pagdating ni Florita, no, nagpalabas na po ang ating mga dam management authority na magkakaroon po ng mga pagre-release ng tubig sa mga dam na yan para masigurado po na manageable ang level ng mga dams po natin.